Hunyo 24, ang unang anibersaryo ng pagkamatay ng dating presidente ng Pilipinas na si Noynoy Aquino at pag-alala sa kanyang mga serbisyo sa bayan, Chel Jokno at Teddy Bakilat Jr. inalala at inilarawan ang Yumaong Pinoy. Kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na! Nitong Biyernes, Hunyo 24, idinaos sa Church of Jesu ng Ateneo de Manila University ang isang misa para sa unang anibersaryo ng pagkamatay ng dating Pangulong Benigno, Noynoy Aquino III, na dinaluhan ng mga kamag-anak, kaibigan at supporters nito. Ibinahagi din sa misa ang mga larawan ng Yumaong Pinoy at ang pag-alala sa kanyang naging serbisyo sa bansa. Isang tweet post naman na galing kay human rights lawyer na si Attorney Chel Jokno nito ring Hunyo 24 ang paglalarawan sa Yumaong Pangulong Noynoy. Basahin natin. It will be hard to find a president like Noynoy Aquino. He was dedicated to his work and devoted to the people. While no president is perfect, just as none of us are, he gave his best for our country and showed us that public office is a public trust. I miss his sense of humor, his sense of curiosity about the world, and the conversations we had that ranged far and wide and covered so many topics. He was a gentleman, a servant leader, and a responsible president. Isa ring nagbigay ng paglalarawan at pag-alala kay Pinoy ang dating Ifigo representative na si Teddy Bakilat Jr. Ito ang kanyang tweet post, basahin natin. Remembering Pinoy, tahimik lang na kumakayod bilang presidente. Inangat ang ekonomiya, pinaganda ang takbo ng gobyerno, sinimula ng mga programa sa kalusugan, edukasyon at social service at magalang sa lahat kahit sa mga kritiko. Matatanda ang pumanaw si Pinoy sa edad na 61 years old dahil sa renal disease secondary to diabetes. Ang late former President Pinoy ay naluklok bilang presidente taong 2010 to 2016. At ang K-12 program ay isa sa kanyang naisulong para sa programang pang-edukasyon. Samantala, wala pang pahayag ang Queen of All Media, Chris Aquino, sa anibersaryo ng kanyang Yumaong kapatid. Hindi lingit sa lahat na ang aktres ay nagpapagaling sa ibang bansa at patuloy na lumalaban sa kanyang sakit. Anong masasabi niyo mga ka-pretty? I-comment ang inyong reaksyon. Now na!